Alam mo, kung madilim, maraming kababalaghan ang pwedeng mangyari. So, isa ito ngayon sa mga pangamba ng Department of Education o DepEd, ang posibilidad na brownout sa darating na eleksyon. Ito ang naging assessment ni Schools Division Superintendent Hildo Mosqueda, maliban umano sa dalang init nito dahil sa gitgitan sa mga presinto. Isa din sa pinangangambahan ang transmission of data ng mga VCM kahit pa na mayroon itong backup battery. Ito, masabi natin na it might affect, no, the sanctity, the validity ng ating election kung walang power. Naging pangunahing usapin din ito kahapon sa isinagawang 2nd Regional Joint Security Control Conference na kung saan, maliban sa kakulangan ng supply ng kuryente, na itanong din ang solusyon sa posibilidad ng pagkatumbahan ng ilang tower ng National Grid Corporation of the Philippines. The PNP as well as the NUP do not have the luxury of manpower, but to the maximum of our capability, we try to assist with the security aspect, patrolling, combat operations. On the part of NGCP, we've been raising this issue a couple of times. How about the physical security ng mga towers? It's a suggestion on how we put up these barriers. We already have sent that to our head office for them to design and make accordingly the funding for it. So, but maybe I'm not very sure if that can catch up with the elections. Kasi by the way, ang mga towers na to are still owned by the government. It's not owned by NGCP. We're only the concessionaire to maintain and to repair if there are towers that needs repair. So that's why the community is coming to the rescue and all agencies of the government are being somehow asked to help maintain the security of these power lines. Napag-alaman na mag-uumpisa ang eleksyon bandang alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya siniguro ngayon ng NGCP na mayroong sapat na kuryente sa naturang araw na kung saan, base sa ginawang report ng NGCP, mayroon lang di umanong 200 megawatts na supply ng kuryente ang kinakailangan para sa iisang araw. Pero bilang parte ng kanilang paghahanda, ginawa umano nila itong mahigit sa 300 megawatts. See, this is our contingency plan for the 2016 national election, and our activity we start with our transmission lines. 1.2 on the transmission lines. The tools, equipment, and our vehicles availability. So we have to ensure the availability of all our tools and our equipment and vehicles so that our work to troubleshoot, repair, or restore during outages and emergency restorations are done. There are two places where we are putting our emergency restoration systems. An emergency restoration system is an equipment which we use in case there are towers that are bombed. Sa ngayon, pinasisiguro ng mga stakeholders na kahit malayo pa ang eleksyon, lagi umano silang handa. Actually, everything is done quite smoothly sa preparation namin, although yung the election is May 9, hindi kami tumitigil para mag-develop ng mga strategies to make sure na yung ating election ay magiging matatawag natin na safe at saka secure yung mga tao natin sa field. Lahat ginagawa natin, we are looking all areas of concern. We're looking all the considerations that we need to give importance para walang masasabi at walang maiiwan na dapat hindi magawa. Faith Dandoy, Brigada News.